na team dito, hindi muna kukuha ng jungle item, no? Yep. If hindi kayo didiretso sa purple buff. And kahapon, yung Claude, Miss Leia B, kung hindi nyo po nalalaman, is almost every time na ginamit siya, laging diretso sa purple buff. Pero this time, itong gamit ng Onyx, hindi sila nagpunta agad ng purple. Maybe because usually kapag ka hindi kasi nagpupunta, I mean kapag ka hindi dumediretso ng purple buff yung Claude, may tendency kasi na ina-assume nila na baka ano doon, matawag dito, mag-gank sila doon or ma-ambush sila doon. Kaya pinaprioritize na lang nila magpa-XP sa mid lane. Sabagay, meron din kasing si Lina, no? So yep, kailangan talaga nilang mag-ingat dito. Magugulo sila doon. Mm-hmm. Kaya nag-priority nila na mag-ano na lang, lane na lang muna. Yes, and eto na nga, back into the ballgame na tayo, Miss Leia. And makikita yes, man natin dito in terms of minion wave clear, na una yung Onyx PH dahil nga naman syempre sa tulong ng isang Fire sa West. Dito naman tayo sa may top lane. Nako, mukhang delikado yung kalagayan ni D'Lar. Hindi naman siya mag-burst dito agad eh. Mm-hmm. Yeah, pero this is going to be a 2 versus 1. Unravel, medyo harassment type lang ang ginagawa nila. They really want D'Lar to back away pero hindi nila magawa since merong Sun Guard. No, malaking tulong din kasi talaga yung Sun Guard ng isang Khalid to sustain himself sa kanyang lane para hindi nga naman siya masayangan ng minion wave sa pag-recall. Ayan. Ito na nga dito, Miss Leia. Ikaw, Miss Leia, kung ikaw dito sa ano, sa work roster force, no, palagay mo dapat ba silang maging aggressive against Onyx PH since meron silang Selena, or okay din tong ginagawa nila na medyo play safe against Onyx PH? For work, yung work nandito sa right, sa left pala. Yung sa work, okay lang kasi, okay lang silang maging, ano dito, aggressive kasi yung both na side lanes nila, kaya kasi siyang mag-sustain kahit na dalawahin sa isang lane. Kasi ako, off-laner ako, so para sa akin, kunyari yung Lapo and then yung YC, kaya nilang i-dominate yung lane kahit na dinadalawa sila sa lane. Tapos ito, feeling ko magkakat dito sa bot lane yung Chu, pero walang pake yung Yuzhong. So, okay lang. Kasi kaya naman niyang i-harass yung Chu at the same time. And the first blood natin, Hayabusa. Ayan, namatay yes, si Sultan. Ayun. Medyo speaking of first blood, Miss Leia, no, ang ganda ng ginawa ng work roster force dito. Medyo naabangan yung ating si Silvana doon sa Turtle side ng Work Oster Force. And speaking of Turtle side, Work Oster Force is actually taking the Turtle buff right now and wala tayong contest na makikita from Onyx PH. Instead, yung Claude nagpo-focus lang doon sa kanyang farming prowess, no? And as of now, 2 minutes into the game, 6,000 gold. Again, 6,000 din naman, hindi ganun kalakihan yung kalamangan, Miss Leia, no? Pero item check tayo ng mabilisan dito. Tignan natin kung meron ng magaganda yung item. Ayan, Lapu-Lapu dito, going for the Bloodlust Axe. Yuzhong, same item as well as team. Pero yung Chou, other bottom lane. Ang ganda ng setup na ginawa. And that is going to be a good pick of Ninsei. Is going to be taken down by Onyx PH. Ayan, dito po may Ninsei na possible kit. Mamatay. Here comes a follow-up. Kaso si Lina with that Kalmot is going to take down full clip level 2. And ito yung kailangan iwatan dito ng Onyx PH, Miss Leia, no? Kasi ano eh, Claude, yung hyper carry nila yung napapatay and ayaw natin na maiwan sa farming yan. Mahirap pa rin yung Claude ng early game eh. Mahirap kumambak. Pero this yes, time, yeah, nag-ulti na nga yung Farsa. Yes, with the Feather Burst, right? Mapapatay. Oh, sayang, no? Almost taken down yung Lapu natin as well as yung Selena. Pero, syempre, hindi sila nag-recall. Abyssal Arrow will connect. Yun lang ang naging problema. And I think that is a very bad decision coming from Chu. Even though pulado na siya, hindi pa rin siya nag-back away, no? So, dapat pala nag-back away siya doon, Miss Leia. Dapat may disiplina talaga. Medyo sakit yun ng mga nag-offline, eh. Feeling kasi nila makaka-setup pa kasi nandiyan yung tropa nila. Pero hindi talaga. Ikaw ba, Miss Leia, since sinabi mo kanina na ano kay offlaner or side laner, may sakit ka rin ba na gano'n na hindi ka agad nagpapakas? Madalas ginagawa ko yun. Ayan, ayan. Ay, hindi ko mabibigyan. Nakatakas pa rin yung wife. Pero eto nga, here comes Unravel to try and sustain the lead. Kaso hindi niya kakayanin ang powers ng dalawang membro ng Onyx PH. And as of now, dikit pa rin ang laban even though 4-2 ang score natin in favor of work. Oster Force, good mong 5-2, pero hindi pa ito. Siyempre, may sagot ang Onyx PH, taking down that very aggressive Selena. Pero Unravel, harassing D'Lar,
just to make him back away onto that side lanes. Medyo mainit ang bakbakan natin. Talagang hindi sila nagbibigayan dito. Hindi nila pinapalaki yung kalamangan ng Work Oster Force. Ayan. Eto ah. Isang tanong uli, Miss Leia, no? If yes. Yung Onyx, yung maganda ba tong ginagawa ng Onyx PS? Kasi sabi mo kanina, yung Work Oster Force, maganda na nagiging aggressive sila. Eh, itong defensive playstyle ngayon ng Onyx, okay lang ba na ganito sila for about any minute, no? Kasi ano eh, pag pinatagal pa ba nila, hindi pa kakasama sa kanila, no? Na hindi sila masyado nakakakuha ng kill, especially the Claude? Para sa akin, parang medyo tagilid dito yung Onyx kahit na tumagal pa. Kasi talagang sinashutdown nila yung Claude eh. Hindi nakaka-farm yung Claude, tapos nag-rotate talaga sila kung nasan yung Claude. At the same time, wala pang basag yung tore ng yung mga turrets ng Quirk. Tapos, push na yung bot lane nila. So, free yung Lapu-Lapu doon na mag-farm eh. So, pwede pa siyang mag-push sa second tower. Yes. And, ayun nga, speaking of walang turret na push noong game 1 natin, Miss Leia, Onyx PH yung hindi nagpa-push ng turret, pero sila ang nakakaranas na hindi makapag-push dito ngayon against Work Oster Force. And look at this, the harassment is real. And I think Onyx PH is starting to get a move on from playing defensive, and they really want to play aggressive right now. And hindi natin nabanggit kanina, pero naka-takedown sila ng isa from Work Oster Force. And item check dito, Cho going for the BOD already. Why is yung kalit natin medyo delay yung item? Just a deadly base, another base. Yun, tamangang ito. Jay and Silvana is down once again. Full clip is still trying to clear out his purple buff, kaso bantay sarado ngayon ng Work Oster Force. Delikado ang kalagayan nila, especially si Selena, wanting to hit. Karabi sa laro dito ngayon sa Dragon Gun. Produce, pero look at the better. Rest of the belief down. Pasa natin. Wow. Full HP is down dito. Actually, full clip is down. Mga kaibigan, Claude is dead. Pero RTZ is being aggravated by D-Lar. Medyo dito mamaya yung Raging Sansom niya. Still is chasing RTZ. RTZ still trying to run away for the Sun Guard. Masusustain niya nga ba yung sarili niya? I think not. Ang ganda ng knock-up ng Yuzong natin dito. Maganda kasi yung pwesto ng Farsa doon kanina eh. Yes eh, ang ganda ng pwesto ng Farsa, ano, Miss Leia, no? Kaso ano eh, merong pakihunt daw talaga etong Work Oster Force para doon sa Farsa natin. Ayan, tulad niya. Nakapit sila na kasi. Predator Strike. Mm-hmm. Ayan, kahit nasa likuran siya, pinasok siya nung Selena, pinasok siya nung Yuzong, kahit yung Lapu-Lapu nagpunta dun sa back lanes para lang ma-cancel out yung kanyang Feathered Earthstrike. And ayun po yung I think nagiging problema dito, no, ng Onyx PH. Kasi ano eh, most of the damage early on dito sa kanila, magkatali sa Farsa kasi hindi ba bitawan ng Farsa. Ayan, matay na rin yung Choke. Madali kasi silang makaka-push dito sa mga side lanes eh. So hindi nila masyadong may priority yung mid-lane. Pero ito, mabibigyan yung UIZ. Nako, yung Yuzong natin ang natuluyan. Pero may sagot yata ang work dito. Bisag araw, will not connect. Pero si Kaga J na naman ang nagiging target dito ng Haya Boosta. But disengage siya lang din naman para maging ligtas against Onyx PH. Eto, Miss Leia. Sumasagot na yung Onyx PH, no? Pero sapat na nga ba to para makahabol against Work Oster Force? I think hindi pa din talaga. Yes, nakaka-pwesto lang kasi yung Farsa nila yung nakakapag-feather airstrike pa rin, pero nasa-shutdown siya eh. Pwede siyang tamaan ng pana, pwede siyang liparan ng dragon and everything. At the same time, hindi nila napapansin na yung mga turret nila sa side lane, napupush na. So kailangan nilang gawa ng paraan, no, na mapigilan po nila na mabasag yung side lanes nila or yung other turret nila dito sa lanes ng kanilang base. Pero eto, Miss Leia, item check tayo ng malibilisan dito. Oh my god, yung Yuzong natin going for the Queen's Wings. And yung Lapu, Queen's Wings, Godless Axe na well. So Hayabusa with the BOD going endless battle. While sa kabila yung Claude natin, Demon Hunter Sword pa lang, wala pang Golden Staff. Ultimo yung boots niya, hindi pa buo. This just proves kung gaano siya kaiwan in terms of gold, no, against the other teamwork roster. Pinahirapan talaga sa maigi dito ng work. Ayan. Pero eto, I think another... Hindi pa nakaka-kill yung Claude dito, ah. At the same time. Hindi pa. Oo. 6K pa lang yung lead ng gold dito sa game 2. Pero na-push na halos nila lahat ng turret. Yes. Kasi ano yun, ang mahirap ngayon dito, Miss Leia, is ano, no? Yung map control natin is nasa side na talaga
ng yeah, work and hindi na makalabas yung Onyx PH natin dito, hindi sila makakuha ng jungle kasi once magkamali sila ng dikit sa boss, it's possible na meron naman, pero I think another thing pa is happening na nga dito, Feather Earthquake is been activated again, pero nandito yung dragon para i-cancel out lang. Hindi niya natatapos yung Feather Earthquake niya eh. Yes, tama ka dyan, Miss Dea. Ito kasi yung nakasahan nilang damage for now eh, yung damage na magagaling sa Farsa, pero nasa shutdown kasi siya or nasa stun siya, kaya hindi nila makuha yung damage na kailangan nila eh. Kailangan pa kasi mag-farm ng Claude, wala pa siyang farm. Yes, ano eh, parang nabasa ng work Oster Force na, oy, wala pang damage yung Claude. Yung Farsa lang yung kailangan natin i-deny on every team fight. So yun yung pinaka pinagbubuhusan nila ng attention, no? Yung Farsa na nag-feathered Earthstrike. Talagang hinahabol. They're trying to cancel the feathered Earthstrike every time. Pero so, with the way of the dragon, another feathered Earthstrike will not connect, has been canceled out by Unraid Bell. Dilar might fall down. Still trying to run away pero hindi makatakas. Look at the slows. Look at the abyssal arrow connecting on the Cho. Cho is dead. Selena with that mega kill. Onyx PH is down by 2. Work Oster Force with the Lord marching in onto the middle lane. I think they can really push an inhibitor turret dito, Miss Leia. Yan na, going for Earth Tower na sila. Yep, eto na yung Feathered Earthstrike. Kaso pumasok yung dragon. Hindi siya nagpo-connect eh, namamatay siya. Pero nakatakas siya doon. Nakatakas, Miss Leia. Kaso look at the damage of Lapu-Lapu. Claude is down indeed. Taking down Lapu-Lapu as well. Kaso I think this is going to be a game number 2 para sa Work Oster Force. Miss Leia, saan ba nagkulang yung Onyx dito sa game?